burak. Hindi lang ito ah. Alright, here we go again. Welcome to Kamote Cake Pangolo TV. Ayan, meron tayo dito ng isang pasyente. Lagi raw mukhang kulay putik yung langis niya, no? Titingnan natin kung anong dahilan. Okay? Tingnan natin, buksan natin. Nakatapos niya lang ibaba makina raw to. Baba ng head. Kasi nasabugan daw yung unang may gamit. Pero yun ang napansin niya. Ayun, kita nga. Ayan o. Oh. Ayan, kulay ano nga siya. Kulay burak. Gray, imbis na itim. Or red, ganon. Ganon ang kulay ng tawag na ito ng ano, oil. Ayan siya. Ayan o, oh, halos napuno. Ayan, napuno yung lagayan niya ng oil. Engine oil, which is hindi naman dapat, no? Ngayon kung ganito to, talagang humahalo yung water coolant niya or engine coolant sa motorcycle oil, sa engine oil natin. Ayan, humahalo. Ayan, ito yung coolant natin, nilalagyan. Check natin, tinagdagan ko kahapon to ng konti, pero ayun, nabawasan ulit. Ayan, nabawasan siya ulit. Binagdagan ko to kahapon, siguro mga 5 PM, 4 to 5 PM. Ngayon kinabukasan, ayan, nagbawas agad, no? Okay, balik natin. Ayan, balik muna natin. Ayan, ikot tayo. Ito ang coolant. Water coolant. Papasok siya papuntang engine. Dito sa head niya, no? Pasok siya. May pump dito. Water coolant pump. Ngayon, yung ipapump niya, papunta dito sa head. Ayan, dito sa head. Ayan, dito. Punta sa head, bababa ng block. Engine block. Yung engine block ng sniper at ng mga, may mga water coolant, sa paligid nung ano nung ng pinaka boy niya, doon pumupunta yung ano, yung tubig niya, no? Ayun, para mabawasan yung heat niya ng ano ng engine mo. Okay, bakit nga ba? Bakit kaya? Bakit tumahalo ang langis sa tubig? Or ba tumahalo ang tubig doon sa engine oil, no? Ito yung ginawa nung may nung unang pinagawa nila, which is dating gawa ko to. Ngayon pinahiram sa iba, sumabog, nakalimutan sa oil. Yun ang pagkakasabi ng may-ari. Ayan, pinagawa sa iba kasi busy raw ako. Mahigit 1 taon akong busy, sabi niya. Ayan, kitang kita ko. Oh. Imbis na palitan yung pinaka head gasket niya, yung pinaka lata niya, binalik nga. Pero nilagyan lang ng tri-fan. Ikot. Ayun, dito mas kita. Ayan o. Ito yung head gasket niya. May lata pa siya, may lata. Ayan, kita yung lata. Kulay itim siya. Ito. Kaso nga lang, imbis sa palitan niya ng brand new, nilagyan lang ng tri-fan. Ang tri-fan, panlagay yan sa engine, applicable yan. Kaso nga lang, katulad na itong mga water cooled na mga engine, dapat hindi siya nilalagyan ng tri-fan. Mura lang naman yung ano, yung gasket yan, mura lang head gasket yan sa Yamaha, I think 120 to 140 pesos lang.
no? Kahit aftermarket sana, pero mas maganda, original from Yamaha. Ayan ang nangyari hanggang ilalim. Ayan, kitang kita. Once ito, kahit maliit lang na yung tri-fan niya at nag-leak na, kahit maliit lang, papasok doon sa pinakamakina niya, diretso dito sa baba. Ayan, diretso dito sa baba. Kaya napupuno ito. Ulitin natin, ha. Ayun, oh. Punong-puno, oh. Pag ang langis at saka ang water, ang coolant ay naghalo, ganyan. Kulay gray siya, no? Okay, buksan natin yung head. Habang hinihintay ko yung pinakasuyong kong bumili ng gasket. Tingnan natin kung anong sira. Let's go. Okay, ito yung sinasabi ko. Yung langis niya, nalagyan na ng tubig. Ayan. Para na siyang burak. Ayan, oh. Gatas, no. Ginagalo ng langis at tubig. And then, ito ang kinalabasan niya. Ayan, nagkatubig din yung piston niya. Medyo delikado to. Kung may along to. Kasi, imbis na langis, dumulas. Naging tubig na siya. Naging burak. Ayun, ito yung pinaliwanan ko kanina. Dito nakalagay yung water coolant natin. Na nanggaling dito sa ayun, dito sa butas na to. Yan. Galing sa pump. May pump dito, papasok yan diyan. Dito. Papump na ito, papasok ito. Papasok niya yan dito. And then, yung tubig papasok, papunta dito sa block, gilid ng bore. Ayan o, kita nyo naman o. May kanal yan dyan. Ngayon, nagkataga siya. Hindi pinaltita ng gasket. Ito tong latan to. Ayan. Dito nakalagay yung thermostat niya. Thermostat. Ngayon, pag yung mainit na, bubuka yun, papasok yung tubig. Okay. Ito, ito ang ginawa nila. Pansinin nyo. Nilagyan nila ng tri-band or ewan ko anong klaseng tri-band to. Gasket maker. Ngayon, pag nilagyan ng gasket maker to, once na hinigpit na press, takalat niya na ganito. Yan. Yan. Eh pag kumalat yan, katulad niya nangyari dito. Ayan o. Tagas na agad yan o. Diba? Ayan, tagas na to. Dito malakas sigurado. Bumuka dito. Ayan o. Ang tigas no. Nasobrahan ng tri-band. Or gasket maker. Dito. Dito tumagas ang tubig. Kaya pumasok sa engine. Ayan. Yun ang nakikita ko sa ngayon. Kaya pumasok siya dito. Ayan. Pati yung reservo niya, wala. Ubus. Napunta lahat sa engine niya. Okay. Tapos bumili tayo ng kapalit na ito. Ayan. Yamaha. Halagang 120 lang. I don't know kung 120 or 140 to. Okay, hindi ko na nakita yung resibo. Ayan. Eh, kaysa bumili ka ng gasket maker, ipatong lang dun sa lumang ano, sa lumang gasket niya, siyempre, dito ka na sa bago. Masurable ka pa. Pero dapat linisan mo muna ito lahat. Ayan. Ayan, ang tagasan dyan, oh. Puro tubig, puro gatas. Ayan. Okay, makita na natin kung paano siya tumagas.
burak. Hindi langis to, ah. Dami, oh. Langis. Nagalo ang kulant. Ayan. Dami, oh. Nagitan dito, oh.